Tanong ni Jamil Balani ay Kocho. So, ang tanong niya ka dito, pwede po ba na may kasama ang hen at cock ng isa pang lovebirds? Hindi po ba maapektuhan ang pangingitlog ng mga ito pag tatlo sila sa kulungan? So, kung naka-divider, okay lang. Kasi, di ba, yung sa kabila ay yung breeder mo, tapos yung sa kabila, yung nag-iisang lovebird. So, kung naka-divider, wala namang problema. Tapos kung walang divider, tapos sila mismo tatlo yung magkakasama sa isang kulungan, medyo baka mabugbog yung dayo, yung isa, na hindi part ng relationship nila. At kung mabugbog yun, kailangan ihiwalay mo na agad. Tapos kung breeder talaga sila, malapit ng mangitlog, or gusto mo sila yung sila mismo yung mangitlog, ibukod mo na yung isa, yung hindi kasama talaga sa breeding nila. Kasi baka makaistorbo yan. Kaya ihiwalay mo na lang, mas okay pa yun. Okay? Then, tanong ni Blue Eye RBLX, ano po size ng nest box? So, maraming size ng nest box para sa mga African lovebirds. 8x8x10, 8x8x14.5, 8x8x16.5. So, ayun yung mga sizes. Bali, yung standard na size, 8x8x10. Okay? Next, tanong ni Cherry Candelaria. Bakit po ganun yung itlog ng lovebirds namin, 6 pieces, tapos wala daw po si Melia? Ano reason? So, ang mga reason yan, so, una, baka bata pa sila. Kasi may mga bata pa na lovebirds na nangingitlog dahil sa ganda ng kondisyon. Or kaya yung hen mo ay matured tapos yung cock mo ay bata. Matured yung hen, young pa yung cock. Talaga mangingitlog si hen kahit wala silang interact ng cock. Diba? Kasi diba, alam nyo naman na kapag dalawang hen yung nagsama, nag-iitlog. So, ganun yun. Tapos, isa pang baka bata pa ay yung cock mo ay matured, tapos yung hen mo ay young. Baka na nasa baka ng cock. Kasi, matured yung cock mo, tapos yung hen mo ay young pa. Hindi pa marunong maglimlim. Kaya, wala talagang similya. Number 2 na reason, nabubulabog nyo. So, kung nabubulabog mo yung ibon mo, mahirap na yun. Kasi, ayan talaga ang pinakamahirap sa ibon, lalo na kung may itlog. Lagi nabubulabog. Yung pangatlo, panay silim sa nest box para i-check yung itlog. Mahirap yan. Lahat mahirap talaga, lalo na kung walang similya. Kung alam nyo nang may itlog na yung ibon nyo, unang itlog, wag nang silip-silipin. O kaya every week, once a week ang pagsilip, ayun ang mas maganda. Para tuloy-tuloy lang yung pag-iitlog, tapos tuloy-tuloy lang yung paglilimlim. Pang-apat, na-stress yung ibon mo sa'yo. Kung ano man yung ginagawa mo sa kanila. Number 5, kulang sa vitamin E at calcium. So, importante din naman yung mga cattle bone or mineral block or yung mga vitamin E. Kung hindi man kayo nagbibigay ng mga vitamins or cattle bone, ayan yung pinaka kailangan nila para sa pagpo-produce ng egg at para sa pagbubuhay ng eggs. Okay? Number 6, syempre, alam na to ng lahat, both hen. Parehas hen. So, kung 6 pieces yan, tapos dumami pa, wala nang pag-iisipan pang iba, same hen yan. Kaya, kung wala nang similya, pwede mong i-dispose, itapon na agad, or ilaga mo. Ilaga mo na lang, tapos kapag nalaga na, durugin, then, bigay sa mga ibon para may nakuha pa silang proteins and fats. Alright. Next tayo kay JP Jimenez. Sir, pwede bang magmate ang lovebirds sa loob ng nest box? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi natin alam, lalo na kasi hindi natin pwedeng silipin lagi yung nest box nila para makita silang nagme-mate. Kung nasa pairing box yan, pwede silang mag-mate dyan. So, kung may pairing box ka, tapos may mga ibon na
nagme-mate doon, isipin mo na rin na pwede silang mag-mate sa nest box. Kaso, madilim sa nest box. Diba? So, kung iilawan mo, okay lang. Lalagyan mo ng maliit na bumbilya. Maliit na LED, pwede yun. Kaso, effort eh. Tapos din, baka putulin lang ng ibon yan. Siyempre, diba, ang African lovers, eh, mahilig magkot-kot. Kaya, huwag na lang. So, ang pinakasagot ko, para sa akin lang ha, mahirap malaman. So, hindi ko pa alam kung pwede talaga. Kung pwede sila mag-make. Then, next question. Tanong ni Yek Hooray 05. Matik ba talaga na may nest box kahit di naman po ako nag-expect na mangingitlog? Mas okay kasi kung binili mo siya na banded na or proven na, mas okay nang meron na agad silang nest box pagdating sa bahay nyo. Kasi hindi mo talaga malalaman kung ready to breed na sila or mangingitlog na lang, ganun. Kaya kung meron kang nabili na banded or proven, kailangan may nest box na agad. Next! Tanong ni Mar Figueroa. Ang hirap naman talaga ang piliyado nito. Tanong ko lang po, ano po ba pinagkaiba ng Lutino opalines sa Yellow Fisher? So, ang Lutino ay red eye at ang Yellow Bull ay black eye. Wala nang ibang explanation. Parehas silang dilaw pero magkaiba sila ng kulay ng mata. Ulitin lang, Lutino, pula ang mata. Yellow Bull, itim ang mata. Tanong ni Gary Teach Javier, Sir, ano po kinds of seeds ang best ipatuka kapag may egg na yung pear? So, ang kailangan mo lang naman dito ay white millet, canary seed, groats, at sunflower. Magkakabukod yan para makakapili si hen or si cock na pwede nilang ibigay sa kanilang inakay. Then, ang hanggang sa magkainakay na po sila nun, tuloy-tuloy lang. So, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay nun kasi pinapakain nila yan. Ititigil mo lang yung pagbigay kapag marunong na bumaba yung mga inakay kapag nakakalipad na pababa at nakakabalik na sa loob ng nest box. Bali, ang ibibigay mo na nun ay African mixed, mixed lang. So, next, Kawayan. Tanong ni Kawayan, ask ko lang, may pagkakataon ba na ay yung isang pair mas aggressive yung cock imbes na yung hen? Siyempre, nasa ugali ng ibon yan kung sino yung pinaka magiging aggressive. May sarili-sarili silang dahilan. So, yung hen aggressive yan sa nest box. Yung cock aggressive yan sa cage, sa loob ng cage. So, kung meron kang 2 pairs sa isang double cage, tapos naka-divider, yung cock, babantayan niya yung kabila. Kapag may tumungtong sa divider, ayan, lalaban yan si cock. So, si cock ay aggressive sa loob ng cage nila, yung hati nila. Okay? Ganun yung experience ko. Next, tanong ni Abdul Mues Abangon. Tanong ko lang, magkano mo po nabili yung iyong nest box? So, nabili ko yung nest box ko, 230. Sa online, hanapin nyo na lang. Hindi ko talaga maalala kung ano yung pangalan. Pero nakakalat lang yun dyan. Next, tanong ni Melissa Rojas. Pwede po ba maglagay ng nest box pag 6 months pa lang po? Pero nagme-mate na sila. Sana masagot nyo. Salamat. May 6 months na bang nagme-mate? Or depende lang sa kondisyon. So, may mga 6 months na nagme-mate, lalo na kung matured na yung hen. May mga hen na bumababa, tapos yung cock ay hindi pa patong. Tapos, mangingitlog si hen. Yung topic natin kanina. Tapos, meron din matured na cock, tapos young na hen. Tapos, dumidi pa si hen, pero si cock ay pumapatong din pala, tapos hindi mag-fertile. So, kung lalagyan na ng nest box, okay lang naman kung lagyan na kagad ng nest box. Kasi nabili mo yung pair. So, mas okay kung mag-nest box ka na kagad, Marisa. Next, Dennis Balabas, tanong niya, anong size ng nest box for African lovebirds at cage? So, yung size nito ay yung cage 17 by 30. Tama ba yun? Pero alam ko tama yun, 17 by 30. Tapos yung nest box standard size ay 8x8x10. Next, Ronnie Mariano Gono, tanong niya, 5 eggs po ang ng ibon ko ay 2 lang day first. 7 hours later. Ano tanong dito?
Ayun, kung mabubuhay pa. So, oo, mabubuhay yan kung gusto nilang ilinlimin. So, depende sa kanila kung bubuhay nila o hindi. Kaya, ayun ang sagot ko. Tapos, ang tanong ni Lovely Salcedo, curious lang, bakit gusto nila ang sanga? Bakit nga ba nila gusto ang sanga? Siguro, alam nila na ayun ang pwede nilang gawing nesting materials, di ba? Well, sino bang may alam bakit nga ba gusto nila ng sanga ng malunggay? Ayun lang talaga. Ginagawa lang nilang nesting materials kasi alam nila na pwede nilang gawing nesting materials yun. So, ayun yung sagot ko doon. Then, ang tanong ni Alwi Caniculus, okay lang po ba na magpalit ng pagkain na tubig tuwing gabi na naglilimlim na yung abs? Pwede naman. Pwede naman kasi, ay, gabi? Ah, bari nagre-ready ka lang para bukas. Pwede naman. Gabi naman eh. Saka, hindi mo naman, basta hindi maaalog yung kulungan nila, wag mong alugin. Kasi syempre, pag naalog yan, alam mo namang babangon yung hen sa mga itlog niya. Kaya okay lang, dahan-dahan na lang yung hindi sila magugulat. Okay? Romel Pineda, ang tanong niya, paano po kapag naghahakot yung hen ng pampugit tapos nilalabas naman nung pares niya yung nahahakot? Napansin ko lang po. So okay lang yun. Kung si hen ay naglalagay ng nesting materials sa loob ng nest box tapos nilalabas ni kak yung iba, binabasa nila yun eh. Hindi ko alam kung bakit nila binabasa pero mukhang nag-aayos pa rin sila sa loob. Kaya kung ganyan ang ibon nyo, may pinapasok si hen tapos may nilalabas si kak, binabasa tapos ibabalik ulit, wala namang issue dun. So hayaan mo lang sila kung anong ginagawa nila. Okay, mukhang marami na tayong nasagot na tanong. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo lang subscribe at kampana para updated ka palagi sa aming future uploads. And then, salamat pala sa mga nanood kahapon ng live. Grabe, umabot tayo ng 1 hour sa Q&A. So, mag-Q&A ulit tayo sa susunod kapag may data na ulit ako ng YouTube. Okay? Ingat po kayong lahat at happy breathing!